Ang problema karamihan ay gumagawa ng vul sa kanilang mga asawa. Lalong-lalo na yung mga lalaking nakapag-asawa ng higit sa isa. Hindi sila nagiging makatarungan. Marahil nag-asawa na lang sila sa pasintabi dahil sa sariling pagnanasa, nakuha na lang nila ang sariling pagnanasa. Subalit, hindi nila, wala silang takot kay Allah dahil hindi sila nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng financially at sa mga araw. Marahil ang kanyang unang asawa ay umabot na sa katandaan o sa edad na nawala na sa kanyang kagandahan. Nag-asawa siya ng bata at kinalimutan na niya ang kanyang unang asawa. Ito ay vul. Alayna illa al-balaghul mubin. Vulmul mar'a az-zawja. Ang paggawa ng vul, kawalan ng katarungan sa ating mga asawa. Minsan nakakagawa tayo ng vul sa ating mga asawa na hindi natin namamalayan. Tandaan natin, gaya ng palaati natin nababanggit, ang mga babae ay siya dyang likas na mahina na minsan sinasamantala ng mga lalaki ang kanilang kahinaan. Hindi nila binibigyan ng gastusin financially. Tinatrato ng hindi maganda. Pinakikitunguan ng marahas. Sinasaktan. Ito'y kabilang sa vul at malalaking kasalanan. Tandaan natin na ipinag-utos sa atin ang relihiyong Islam na pakitunguan ng mabuti ang mga kababaihan. Ama na sila, pinagkatiwala sa atin. At mayroong responsibilidad na huwag dating kakaligtaan at itatanong sila sa atin. Ang problema karamihan ay gumagawa ng vul sa kanilang mga asawa. Lalong-lalo na yung mga lalaking nakapag-asawa ng higit sa isa. Hindi sila nagiging makatarungan. Marahil nag-asawa na lang sila sa pasintabi. Dahil sa sariling pagnanasa, nakuha na lang nila ang sariling pagnanasa. Subalit, hindi nila, wala silang takot kay Allah dahil hindi sila nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng financially at sa mga araw. Marahil ang kanyang unang asawa ay umabot na sa katandaan o sa edad na nawala na sa kanyang kagandahan. Nag-asawa siya ng bata at kinalimutan na niya ang kanyang unang asawa. Ito ay vul. Ibig sabihin, pang sarili pagnanasa lang ang layunin mo sa pag-asawa ng higit sa isa. Pauban, hindi naman lahat. Itatanong sa ito ni Allah, gagawa ka ng ta'adud pag-asawa ng higit sa isa ng layunin mo ay sunnah, ibada. Dapat ka maging makatarungan financially at sa pananatili sa kanila pamamalagi sa araw at gabi. Dapat maging makatarungan ka. Kung hindi ka man maging makatarungan, huwag ka na mag-asawa ng higit sa isa. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kung kayo ay mangamba, kung alam mo lamang sa sarili mo na hindi mo kaya maging makatarungan sa financially at araw, gabi, ay mag-asawa lamang ng isa. Dahil nakakagawa ka ng vul. Kabilang sa talamak sa panahon ngayon. Minsan sa may mga asawa, umaasa sa kanilang mga asawa. Hindi nagtatrabaho. Inaasahan niya ang pagkayod, hanapbuhay ng kanyang asawa. Vul. Ang paghanapbuhay, obligado mo na ikaw lalaki. Man, hindi obligado sa mga babae ang paghanapbuhay. Optional lamang sa kanila. Hindi obligado sa'yo na lalaki. Wajib na maghanapbuhay, kumayod. Pero may mga lalaki, umaasa sa kanilang mga asawa, napakalaking mama, napakalaki ng likod, natutulog, umuupo lamang sa bahay, walang hiya, kahiyan. Umaasa sa kanyang asawa, ito'y vul. Pasintabi.
Ito ay volume sa ating mga asawa. Mga